What's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. So muli, kamusta ang lahat? So nagbabalik tayong muli upang magbigay ng panibagong tutorial sa ating YouTube channel. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng ating starter motor. Almost 5 years na rin kasi yung ating motor, hindi pa siya napapalitan ng starter motor. So yung ating starter motor ay napudpud na yung kanyang carbon. So ngayon, magpapalit na lang tayo ng starter. Bumili tayo sa Shopee. So ito yon, CNC. So hindi po ito sponsor. So magpapalit na lang tayo ng panibagong starter motor natin. So ito pala yung laman ng ating starter. Ito yung bago nating ipapalit. So ayan, paras lang siya nung stock, magkamukha lang sila, magkamukha. So pang M3 rin to, in order natin sa Shopee. So sa alagang 500 guys. So ayan, tara guys, samahan nyo ako, kabit natin siya. So una, tanggalin lang natin yung baba ng ating shock para maibaba natin yung ating makina. Next ay gagamit tayo ng bakal para tungtungan ng ating motor. Ganito. Ayan guys. Ayan, makikita nyo. Para tumaas ito, para matanggal natin yung ating airbox. So sa kabila tayo guys. Matanggalin lang natin itong mga tornilyo nito para matanggal natin yung ating starter. So, yun yung starter natin. Yun. So, tara guys. So ayan guys, natanggal na natin yung ating airbox. So ito yung ating airbox. So natanggal na natin guys, kitang-kita nyo naman na yung ating starter. So tatanggalin na natin siya. Mabaklasin na natin siya guys. So ayan guys, kakabit na natin yung ating bago. So ito yung bago na ating starter.
So yun guys, magpapalit din tayo ng battery kasi yung battery natin is drain na. So umorder tayo sa Shopee. So ito yun. Buksan natin guys. Palitin na din kasi yung ating battery. So, so ito yung ating battery, Dayway. So order lang natin sa Shopee. YTX4LBS. So yan. May kasama na siyang tornilyo guys. So yan. Tanggalin natin yung plastic niya. Maintenance free na rin pala to guys. Ang ating battery na binili. Ayan, Dayway. Check natin yung voltahe niya kung okay ba. So, gamit yung ating voltage reader, tignan natin. Ayan, set natin ang 200. Positive tsaka negative. So meron siyang 3.0. So good siya. So tara guys, salpak na natin yung ating bagong battery. Diyan natin yung takip. So yan. So palit na natin tong Dayway natin na bago. Tanggalin natin yung mga karton na nilagay natin. Ayan, nakabit na natin guys. Ayos lang natin, tapos balik na natin yung tangit. So kung mapapansin nyo guys, ito yung luma nating baterya. So tiyanek ko kasi to, nung nakita ko ay wala na siyang laman, wala na siyang battery solution. So nung nilagyan ko siya, tinesting ko kung pwede pa rin, pero hindi na siya pwede. Kung titignan natin yung voltahe niya. Yan, 8.93 na lang siya. Dapat nagcha-charge pa rin sana yan. Kaso hindi na siya nagcha-charge kaya yan, pinalitan na lang natin ng bago kaysa wala. Kaysa mag-improvise pa tayo kung ano pa yung DIY na gagawin natin. Mas safety na lang kung bibili tayo ng bago. Kasi itong mga battery na to talaga, maintenance free. Once talaga na nasira, kung kaya mo pang gawin, pwede pa talaga. Pero kung hindi na talaga kaya at hindi na talaga magagawa ng paraan, eh talaga magpapalit na talaga tayo. So dito sa case ng battery natin talaga, eh hindi na talaga niya kaya na lagyan pa ng battery solution talaga. Kasi natuyuan na to kasi almost 3 years na natin tong gamit. Natuyuan siya guys, hindi na natin siya na-maintain talaga. Although maintenance free siya. So yun, nung natuyuan na siya, wala na talaga nung nilagyan natin ng battery solution.
mas lalong bumaba. Imbis na tumaas at malagyan pa sana siya ng karga, eh kung titignan ninyo, di ba? 8.9 pa rin siya, or hanggang 8.9 na lang siya talaga. Hindi na siya umabot ng 12 volts, which is yun yung kailangan ng ating motor para mapagandar yung ating starter o yung starter motor natin para mapagandar niya. So yun lang guys, kaya nagpalit tayo ng battery. Yun din yung lagi yung i-check ba, kasi kung hindi gumagana yung ating starter, baka naman sa battery mahina na yung ating battery or hindi na pwede yung ating battery. So check nyo din yun. Isa pa palang kailangan yung i-check guys is itong starter relay nyo, kasi pag minsan kasi kahit bago yung ating motor, minsan nasisira tong starter relay na to, hindi na gumagana yung ating push start. So kailangan nyo rin i-check to, kasi nga pag ito yung may sira, wala, di rin gagana yung ating starter motor. Kahit bago pa lang yung inyong starter motor, tapos hindi na umaandar. Minsan kasi, kahit na anong subok natin, hindi pa rin umaandar yung starter motor natin. Baka dito, sa starter relay, baka sira na to. So, pwede kayong bumili sa Shopee nito, meron din siya. So, ito yung starter relay niya. Nandito lang siya sa may gilid ng ating motor. So, bandang kanan, right side ng ating motor. So yan, check nyo rin yan guys, kung hindi umaandar yung inyong starter relay, baka yan yung dahilan kung bakit hindi gumagana. So yan guys, check na natin kung gumagana yung ating starter relay na kinabit, tsaka yung bagong battery natin. So isa pa, so yun guys, nakabit na natin yung ating bagong starter motor. So ganun lang kadali guys magkabit nun and magpalit ng ating battery. Check nyo na lang lahat, yung battery tsaka yung starter relay nyo kung gumagana ba. Kung hindi na gumagana yung mga starter relay nyo, abay magpalit na lang kayo. Mura lang naman sa Shopee, may mga bibili kayo nun. Pero kung gusto nyo yung quality ng mga starter relay, pwede kayong umorder sa mismong Yamaha. So, ganun lang kadali guys. So, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng video natin i-upload soon. So, maraming salamat sa suporta guys. Ride safe and God bless.